naman ako kay Sky Gomati, Davao Oriental, kanina, after work, sabi ko, uy, parang Royal Enfield yung nadaanan ko, or parang Cryo. It's a new product coming up from Sky Go, it's Monarch. Ako kay Sky Gomati, Davao Oriental, kanina, after work, sabi ko, uy, parang Royal Enfield yung nadaanan ko, or parang Cryo. It's a new product coming up from Sky Go, it's Monarch, and kung titignan nyo naman ko, napaka lively and vibrant ng kanyang design. Meron siyang color yellow, meron din siyang color orange. Ganitong sequence natin sa kanyang ilaw, meron tayong park light, ang kanyang headlight, naka-bulb, and ang kanyang pass switch. And also, ayan o, naka-LED po tayo sa kanyang turn signals. Sa may likuran, ganito yung makukuha natin. Tail light, katulad ng aking XSR, kaya clutch ko itong motor na to. And pagdating sa kanyang brake light, grabe, ganda! Pagdating sa kanyang headlight, panalo. Ang kanyang windshield as well, my dear friends, panalo pa rin. The looks on this part as well, my dear friends, stainless. Kulang lang sa linis pero maganda yung kanyang ito. Yung tipong kinumpleto na para sa'yo pagdating sa kanyang disenyo. And wala ka masyadong makikitang stainless sa kanyang front suspension. Ang kanyang front fender, dalawa po, magkahati. Meron siyang yellow, meron din siyang black. Pagdating sa kanyang display, my dear friends, analog clock tayo dito. Odometer on this part, gear indicator, tignan natin kung gumagana. Boy, gumagana, damn! Makagat siya, my dear friends. Turn signals, kitang-kita naman po. And also, pwede mong patayin yung ilaw. Ganda! Panalo! And for its price point, babanggitin natin later on. Close, ganito yung makukuha mo, my dear friends. Kill switch, ang kanyang ilaw, starting from none, daytime, at saka headlight, starter button, may red na indication, may USB port tayo dito, my dear friend. Kitang-kita siya. This is not a button, by the way, my dear friends. And choke lever, nasa kaliwang hand control. And also, my dear friends, ang kanyang high beam. Pass switch, makikita natin dito. Kusina, kitang-kita naman. Hazard light, ayan po. At least may hazard light. Tignan nga natin kung malakas ang kusina. Ang tangke, expect up to 10 liters. At saka expect nyo nasa 112 to 115 kilograms. Ang kanyang wet weight, super gaan itong motorsiklo na to for a 125cc. To be precise, naka-air-cooled tayo sa kanyang 124cc. Meron siyang electric start, meron din siyang kick starter. Ang kanyang power, I-expect mo, 11 horses. Bagamat hindi mo makikita yung kanyang RPM, sa tingin ko, papalaw to ng lagpas 100 km per hour. Meron po siyang 5-speed manual. The torque, my dear friends, expect 8.5 Nm ang kayang ibigay. And just like the Wizard 125, sa tingin ko, papalo to ng 50 km per liter. Some carbon fiber fins on this part as well, my dear friends. Kung titignan nyo, okay naman. Hindi siya yung tipong masasabi mong luxurious tignan, pero may design. Yun yung nagustuhan ko. Kakarating lang, kaya medyo madumi. Matte black tayo. Meron siyang matte steel, my dear friends, na finish. It's glossy. And it has a cafe racer vibe. Pati din yung kanyang fuel tank, maganda din yung pagkakayari. Pulido kumbaga. Sticker, my dear friends, panalo po. Ang kanyang branding. First time ko makakita ng non-Japanese bike na ganito yung kanyang itsura. Kung titignan nyo. Ayan, panalo. Monarch, nakalagay. Italian ang kanyang branding. I may have to research about this company after I finish the vlog. Pero dito muna tayo sa kanyang first look review. Kaliwat kanan tayo sa kanyang hugis, my dear friends.
panalo talaga. And pagdating sa kanyang seat, kung titignan nyo po, makapal siya. And naupuan ko na maayos kanina kahit na makapal, so panalo siya. And di rin pinagdamot yung kanyang pillion seat, my dear friends. Or yung uupo sa likod, okay na okay pa rin. Grab bar on this part, simplistic yung datingan. Hindi masasabing may dating. May Allen bolt na siya na naka-ready. So easily replaceable. And yung paint job, my dear friends, panalo para sa akin. Starting a yellow from there on the front fender all the way to the rear fender, panalo siya. May halo siyang white, which is yung linyada niya. Ayan o, masasabi mo talagang happy racer yung datingan. Singam at saka tambucho, simple lang din yung pagkakagawa. If you wanna replace it with something more aesthetic, you may, no problem. Naka full system tayo dyan kung saka sakali. And also, ayan yung singam niya. Simple and rigid. And ganyan tayo pagdating sa kanyang setup. Front suspension, my dear friends, non-inverted po tayo. Naka-double shock tayo sa kanyang likuran. Makikita nyo po, very visible ang kanyang preload adjustability and the stainless steel shock. Panalo sa akin ang kanyang spoke wheel. Hindi ako magre-reklamo sa kinabit nilang drum brake harap at sa kalikuran. Para sa akin, okay lang. Kasi sa tingin ko, ang hinahabol nila dito is yung kanyang pagiging simplistic kumbaga and affordable. Subtype po tayo sa kanyang tires. 2.5 po tayo sa size ng kanyang klapan. Meron siyang dual sport and ang size is 3. 17s po tayo harap at sa paligid. Ayan si Ma'am Claire, she is 5'2". Hindi pa nga natin mababanggit talaga yung seat height, pero my dear friends, at least she is kind enough to test it out para makita ang perspective sa mga babaeng rider. Ayan oh! Yun lang, hindi lang marunong mag-motor si Madam, pero if you are beginner, sa tingin ko, pwedeng-pwede sa'yo ito. Grand fit, my dear friends. Very comfy. And if you're going to check, ayun o, sa kapal ng kanyang bangko, 5'6", pwedeng-pwede. Bagay talaga sa akin, tinitignan nyo ngayon. Bumayakap yung legs ko. Alright, manan ko. Again, this is the Monarch Cafe 125. Ang kanyang cash, 50,000 pesos. With the discount na yun, my dear friends, with 3 helmet, 3 jacket, and 3 tools, my dear friends. Ang kanyang lowest down payment, 3,000 Philippine pesos only. Ang kanyang monthly, 2,475. Ang kanyang rebates, 200 Philippine pesos. So, makakamura ka if you pay on time, my dear friends. Anyway, my dear friends, ayan po, go contact SkyGo. Mati Davao Oriental. If you need anything, massive shoutout sa kanila dito. They've been very helpful. And para sa akin, lamang tong motorsiklo na to. If you're after about the looks, na yung tipong gusto mong pang araw-araw, simple lang siyang dalhin. Kumbaga, hindi siya yung tipong puro pasikat. So yan, my dear friends, let me know in the comment section below what you think about this beautiful bike right here. And if you want more SkyGo vlogs, and if you have violent reactions, you know how it goes. Exodus 14:14 to everyone. Keep on praying, trust the process. See you in the next. Pakis! Thank you! Okay na? Uy! 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 Bigani kay... Bay! Bay! Ano bay? Kira! Kira! Ay go. Okay, kira-kira may dinag. May ginagulitan din ako dire. Ikaw rin na puruhan. Ha? Nakuan ana ba yang gisalo ba? Mo ganin ana pud ako. Sabi na mo daw. Kay burot ka iko sa ano sa footpeg. Ah, dire. Dito mo na natin tama to footpeg lang dito. Ah, wala man? Wala. Tumba. Tumba kana pag padungon ta niya dire ba? Wala na ano. Naigo sa kuwa. Kira-kira. Diri na igu, oo, diri. Diyari ka. Center stand lang natin na, sir, kay... Kuhan kayo siya, kuhan. Luang beauty ang ano? Sige, tapos yun ha. Na-videoan ko ni Mato. Abot lang po. Eh, ato lang eh. Yapin to, yapin. Yapin lang ta. Ay, apin yun to. So, ayan, my dear friends. Sa tingin ko, masusugat. Sa tingin ko, sugat talaga to. Dilikaw na igu. Oo, samad yun to. Ay, sakit naman! Ayan o. Sa tingin ko, sugat talaga yun, my dear friends. But anyway, my dear friends, it's all for the views.